dami nakakamiss. Hindi ko namimiss ang programa. Ang namimiss ko yung tao. Yung publiko. Alam mo bang marami nag-iiyakan? May mga galing ng probinsya na nabibigo. Nagagalit sila. Bakit daw hindi sinabing wala ka pala? Ano nararamdaman mo pag gano'ng kaka-importante sa mata ng ating mga kababayan? Nakaka-touch yung mga ganun. Kasi minamahal ka ng tao eh. Napakasarap ng feeling nun. Kaya lang sana maintindihan nila ako. Siyempre may mga pinagdadaanan ako ngayon. At meron din akong dapat na gawing decision sa buhay ko. Hanggang kailan ka mawawala sa programa mo? Pinag-aaralan ko lahat. Pinag-iisipan ko lahat. Kumbaga, kinakausap ko na yung sarili ko. Dapat kausapin mo na ano ba ang gusto mong gawin? Ano pa ba ang gusto mong gawin sa buhay mo? Sasabihin ng ibang tao, nagtatrabaho ko nga mo, lalo na sa noong Biyernes. Pero compensated ka dahil laki-laki naman ang kinikita mo. Hindi, pero yan. Kasi, yung... Kasi kahit kumikita ka ng malaki, pero kung hindi ka naman gusto ng tao, hindi ka rin magiging masaya eh. Basta ako, ang... Binibigyan ko na importansya rito yung mga taong may lungkot sa buhay. Yung lahat ng tumitira sa akin sa Twitter, sa YouTube, sa email, sa Facebook. Hindi ako concerned doon, saka hindi ko pinapansin yun. Kahit itirahin nila ako araw-araw. Sabi mo kaligayahan mo ang Wawawi. Sa pag-alis mo ba sa Wawawi, maligaya ka na yun? Hindi pa naman ako maalis eh. Mm-hmm. Hindi pa naman. Anong plano? Pero plano. Basta ako, malalaman naman ang lahat eh kung ano magiging decision ko. Hindi naman po pwedeng hindi. Siyempre may panahon para dyan. May takdang panahon para dyan. At pag nalaman nila, dapat maintindihan nila ako. Kung ito pa ba ang gusto kong gawin o hindi na. Sama ang loob mo ngayon? Hindi. Dinadalaw ka ng mga kaibigan mo? Mga kaibigan. Kayo, Tika Channel 5. Saka Tika Channel 7, says. Kita mo na yung Lolit. Andito siya. Biglang, bilin mo. Ngayon nyo lang ako dinalaw, nakakatuwa. Dalawang istasyon, di ba? Walang tiga channel 2 dito eh. Walang tiga channel 2, ano? Si Pokwang. Masama ba loob mo kay Pokwang? Hindi naman, wala akong nasama ng loob. Basta, kilala naman nila ako eh. Pag nasasaktan ako, pag mayroong tumitira sa kanila, pinaglalaban ko kagad dyan. Oo naman. Saka ako naman ang namili sa kanilang lahat dyan para sa programa. Ako naman ang message sa programa ngayon. Tanggapin natin ang katotohanan, Wawawi ang gumawa kay Pokwang. Dapat maintindihan niya yun. Ba't malaman niya? Totoo naman yun. Kasi everyday exposure, iba yan sa buong mundo. In fairness kay Pokwang, kahit naman ilagay ka dyan ng araw-araw kung wala ka naman ng talent, hindi ka naman mabubusta ng talent. May talent naman talaga at may galing. Yun lang naman important. Ako lang sa kanilang lahat. Ako natatouch ako kay Maril, kay Valerie, kay RR. Yung bago namin ko, si Jed, natouch ako. Kasi tinetext nila ako eh, na it means so much to me. Ibig sabihin, si Pokwang, hindi ka malang tinitext? Hindi, nag-text naman siya sa akin etong lately. Parang, yun nga, kuya, pasensya ka na. Naman, hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Ako naman, okay naman kung sinong gusto niyo. Wala naman. Tatay niyo o kuya niyo doon sa ano. Nagpaan, di ba? Busina lang. Magpapaalam naman kayo sa akin. Kay Jobert, ano comment? Ayoko na pag-usapan yan. Okay. Ayoko na pag-usapan yan kasi sila na bahala dyan, tapos na yan. Wala naman akong galit kahit kanino. Nagkataon lang yung mga sitwasyon na yan. Pagod sa kampanya, pagod sa programa. Ako ngayon, iba na ang pananaw ko sa buhay. Kung gusto niyo akong sabihan ng hindi maganda, hindi ko nakipapansin na yan. Sabihin, baliwala na sa akin yan. Kung sa dyaryo niyo, gusto niyo akong siraan na siraan, okay na lang sa akin yan. Hindi na para mamblema pa ako. Basta ang gusto ko, makapagbigay sa yan na lang. At kung may makaabot akong tulong sa kapwa natin, yun na lang ako magkakonsult. Siguro kayo ayaw mo nang bumalik sa DOS ngayon kasi iba na kulay ng ABS-CBN, kulay dilaw na kay Chris. Hindi naman. Si Chris naman mabait naman. Kaya pag-usapan nga namin ni Manay Lolit, mabait. No mean bone naman talaga si Chris. Ganun lang si Chris. Pero ako magpapakatuto din. Katulad mo rin ako. P.O.P.I. ba to? Si Manay, alika muna. Pagsamahin ko. Manay, alika lang sandali. Ako, Manay, nagpapakatuto. Maganda to. Ay, buksan niyo kayo mga ilaw. No mean bone daw si Chris Aquino, Manay. Ako naman, gusto ko magpakatuto sa sarili ko at sa publiko. May mean bone siya. Hindi sa lahat ng pagkakataon, nice siya. Di ba, Manay? Hindi, basta sa akin, wala pa akong na-experience sa kanyang meanness. Kasi di ba kahit nung presidente pa si Tita Corey, kahit nabira-birahin mo siya, okay lang eh, walang ano. Pero may ibang tao sa paligid niya lang. Naranasan ko rin. Like yung during the time nung kay Tati. CR issue. Oo, di ba? Ay, maghahatid kami sa airport ni Christy. Dahil, ano yun, Manay? Pag umalis si Chris. Uy, huwag niyo akong damay dyan. Wala ako yan, ha? Kasi po, mga kaibigan, na-refresh lang po namin.
nung kampanyaan pa lang, sinabi ni Chris na kapag nanalo daw po si Senador Noynoy, ay aalis sila dito ng kanyang pamilya, mag-TTFC na lang daw siya. Ngayon po, nanalo ng kanyang kapatid. Maghatid po kami ni Manay Lolit. Kahit madaling araw. Ako kahit anong oras. Kasama ko si Jojo Gabinete. Kahit anong oras, kahit anong aeroplano, anumang career. Di ba akong to? Kayo naman, tama na yan. Ano? Magsama-sama at magtulong-tulungan na lang tayo. Ano man yung kulay mo, berde, dilaw, asul, orange. Tapos na yung ano, tapos na yung nakakitaan. Wala na. Saka, binoto si Senator Noynoy na sambayanan. Huwag natin kukontrahin na. Sambayanan na yan. Hindi, wala namang natatalo dito at nananalo. I'm sure yung mga presidensya mo, Senator Tumakbo, tutulong din sa gobyerno natin. Imagine niyo po ang kasama ko yung dalawang alamat. Alamat ng industriya. Hindi lang sa mga dalawang channel, industriya to. Ibig sabihin, wala pang channel 2 at wala pang hindi pa sila involved. Andito na sila sa at alam nila ha, ang lahat ng mga sekreto at mga nangyayari sa industriya. Totoo. Ang dami nilang alam. At saka respetado to eh. Mahal ikaw, to nila. Kilala namin ni Manay. Ako kilala. Malaki utang na loob dito. Sinamay alam, $300. Alam mo ba? Siyang unang-una kong boss, nanay na sa Regal Family Channel 13. Siya, ako, si Joey Marquez, si Anjo, si Alice Dixon, si Richard Gomez. Andun kami lahat, si Janice. So, doon kami nagsimula. Doon ko rin nagsimulan yung aking pagiging host. Doon. Siya at ako po ay kumikita ng 300 pesos a week. A month ba? A week? A week. A week, oh. A month. Tapos meron po siyang binibigay sa aming mga sankis o mga ano. O anak, mantika, plastic na tabo, o yung mga eskoba. O anak, marami magamit ka. May marami, padala pa siyang asin, asukal, para kumpleto. Ano yun, no? Ibig sabihin, napakagandang simula sa buhay namin. Doon nagsimula yan, si Goma, doon nagsimula, si Joey Marquez. Doon kami, saka 11:30 yun eh. Saka imagine katabat ng Itbulaga dati, umaabot. Isayin mo, napakalaking karangalan. Doon ako nagsimula, yan yun. At saka, ngayon? At pagkakaalam ko, virgin pa siya noon. Ano? Okay, mensahe mo sa mga tagahanga ng Wawawi na hanggang ngayon talaga nagmamahal sa'yo, hindi bumibitiw, at umaasa na isang araw magkakasama kayo. Basta huwag niyo kami iiwan, dyan lang kayo. Basta ako po yung nagbabakasyon lang at may inaayos lang akong problema. Samahan niyo at pagdasal niyo ako na sana eh, maayos po ang lahat. Basta maraming salamat sa Channel 5. Na ito yung chance na makapagsalita ako. First time na nakapagpa-interview ako sa mga pangyayari. So, base sa mga napanood natin pahayag ni Willie Revilla, hindi pa natin alam kung anong magiging hakbang niya. Mm-hmm. Babalik pa ba siya o hindi na? And he will decide down in due time. Oo. Pero ang malinaw na sinabi niya, kung di ka na maligaya, wala nang lasa ang pera. Parang ganon. So very I just well wonder, said. do you think Mo na parang sa words na sinabi ni Willie, parang hindi na siya happy sa Wawawi? No, I think Willie has always been very dramatic. Nakita mo naman siya, kung away niya with Joey, iiyak siya, or kung sa Stampede, very emotional siya, as he should be. So I think si Willie is the type talaga dramatic, super, as in like so soap opera. Sa mga so I mean, naniniwala naman ako sa sinasabi niya. I just don't think he's gonna resign from Wawawi. I think he's gonna still be there. The financial gain he gets is too great to give up this opportunity. At yung controversial to, makakatulong palalo sa ratings, no? Yeah, Wawawi. Yeah. Pero ako kasi nakita ko siya na harapan, nakausap ko, ramdam naman mata. Kung ano talaga ang feelings ng isang tao kapag kakaharap mo. Wala akong nakitang interest. Gusto niya muna magpahinga. And I hope also in throughout all this, sana maging magkabati sila at magkaayos sila ni Jobert. Oo. Diba? At ang gandang marami yun. So pwede ikaw maging tulay, diba? Mm-hmm. Na magkabati sila. Yes, ayan. Ang dami nating nalinaw today. Oo, oh, so ang sarap na kasama. Next week, marami din ako itatanong kay DJ Mo. Pero wala na tayong oras kasi ngayon. Yes. Okay, next week na ko ihahanda ko yung mga forbidden at yes. Mga unforgettable questions. At maraming maraming salamat sa lahat na matumutok at sumunod sa atin at umantabay dito po sa ating programa. Hanggang sa Linggo po ng muli. Dito lamang po sa Paparazzi! Paparazzi!